pagkatapos nito is pahinga muna tayo. Sakit ng ulo ko. Sobrang init. Ah. Yo, magandang morning mga ka-jive. At nandito tayo sa trabaho ngayon. Balik na nga tayo dito. At kagabi nga ay umulan. At ito na. Maputik! Madulas! Yan, so hindi natin alam kung paano tayo mag-umpisa dito. Kung anong sasabihin ng mga bisor natin. Pero standby pa lang tayo dito. Standby tayo dito. Tawag namin dito pag tambay-tambay eh 1-2-1-2 muna kami. Ayan, so hintayin natin medyo matuyo. Then tira tayo ulit. Ayan mga ka-jive, oh. Kita nyo yan. Sobrang putik. Pagbaba mo dyan, putik na yan. So walang babaan ng truck to. Putik tapos madulas yan mga ka-jive. Ayan, so tambay-tambay muna kami dito. Ayan. So hintayin namin kung ano yung sasabihin ng mga leadman at bisor natin. Yan, time check mga ka-jive. 8:52 na ng umaga at nandito pa rin tayo. 1-2-1-2 pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nalulugingan. At kararating lang ng ibang mga operator dahil may harang daw doon sa baba kanina. Hindi sila pinaakyat. Ayan, at hinihintay pa rin natin yung checker natin dyan sa loading. At ayun, dumalaw na yung ating backhoe. Maglo-loading na yan. Ayan, so yan mga ka-jive. At kunting oras na lang, ilang minuto na lang loading na tayo. Biyahe na tayo. At open na rin yung kalsada. Medyo tuyo na rin. Yan mga ka-jive, tuyo na rin yung kalsada natin dahil dumaan-daan na yung mga ibang truck. Ayan, at yung packet na yan ay may load na. Ayan, so tayin na lang natin yung mga backhoe na yan na luludingan tayo mga ka-jive. Ayan, at tumating na rin yung ibang mga drivers. So antayin na lang natin yung turn natin na maludingan. Ayan na yung mga leadman natin. Ayan na nga mga ka-jive, at naludan na tayo, no? Nakapagdam na tayo dun sa parting dun. Ayan, at medyo madulas nga yung daanan natin. At kung naalala yung mga ka-jive, dito nga pala nahulog yung loader. No? Dito sa parting to, dyan. Dyan siya nahulog. Ayan, at ayan, marami pa tayong kakargahin bato. Ayan, bato yung mga kinakarga natin yan. Ngayon, boulders. O, malalaking bato. As kinakamada natin dun, sa may backhoe dun. Ayan, dun natin dinadam at kinakamada ng backhoe. Ayan nga mga ka-jive, no? At medyo hirap yung mga truck natin dahil yung kalsada natin ipasigsag pa. So, siguro kakausapin natin yung operator at ipaayos natin yung kalsada para hindi naman siya akyat tapos baba ulit o biglang liko. Siguro paayos natin ng konti dun. Ayan, o, kita nyo, hirap yung truck natin dun, kaya paayos natin. Ayan nga mga ka-dive, no? At yung dahilan, isa sa mga dahilan na nadudulas yung mga truck natin ganito. Ayan, nababalutan na siya ng putik o ng lupa, so hindi na makikita yung mga katulad nito. Hindi na siya makita yan. Yung gear na yan. Puro ganito na lupa na. So, madudulas na tayo. Minsan, dito pa sa mga pagitan dito, nalalagyan pa ng putik yan. Ito. At kung nalalagyan na ng putik ito, o ng lupa, yan yung isa sa nagkukos ng flat tire. So, kasi, ayan, oh. Ayan. Kasi yung lupa napupush na yung balbula. Oh, yan.
kasi napupush na yung balbula ng gulong at yun yung nagkukos ng flat tire, nauubos yung hangin. Ayan. Pag nalalagyan ng lupa dito. Ayan, at kinausap nga natin yung operator ng backhoe, yung nagluluting sa atin, at aayusin niya yung kalsada natin. Dahil instead na sisigsag pa tayo, isang likuan na lang at saka mas mababa. No, dahil yung gamit natin ay Isuzu. So ang sakit ng Isuzu pag masyadong liko tapos biglang angat liko, nababali yung bugi, no? Kumbaga yung pinakang spinal cord ng mga gulong natin. Kaya yun, pinaayos muna natin para hindi naman tayo mahirapan at hindi mahirapan yung truck na nga mga kajaib at pupuntahan niya na, no? Nakikita nyo yung dinadaanan ng truck, papaayos natin yung medyo baba niya, mas mababa yan, hindi na tayo magpapasigsag naliliko dun, no? Papaayos natin sa kanya at aayusin na nga ng pako at para hindi tayo mahirapan at saka yung mga sasakyan yun, at aayusin na mga kajaib, oh. Actually, kahapon ko pa sinasabi sa mga operator pero di naman nila pinapansin. Iba naman yung kanilang ginawa. O, ganyan yung gagawin niya mga kajaib. Lilinisan niya lang yan. I-open niya lang yung kalsada niyan. Para hindi tayo masyadong liko. No? Ayan, o. Pag-aayos yan, okay, magiging okay na tayo. Ayun mga kajaib, o, mas okay na yung kalsada natin ngayon. Hindi na natin kailangan umakyat pa doon. Sa isang yun, dyan na tayo sa baba niya, di hindi na tayo liliko ng sobra-sobra, diretso na, o di ba? Smooth lang yun mga kajaib, at lunch time na, tapos lang namin kumain, ang kasama ko kumain, then pagkatapos nito is pahinga muna tayo, then sakit na ang ulo ko, sobrang init, ah. Kaya muna tayo dito. Mamaya ulit mga kajaib, pahinga muna tayo. Okay, time check mga kajaib, 1:15, at kasalukuyan niya tayong niluludingan. So balik na tayo sa trabaho. Kahit sobrang init, kaya tayo nakabalot ng ganito. At yun nga, mainit na, kaya maalikabok na naman. So laban na naman tayo sa pag-alikabok. Mga at gabi na nga, no, nakauwi na tayo dito sa bahay, nakakain tayo, nakaligo na. At hindi na ako nag-video kanina dahil sobrang init. As in super. Kaya ingat-ingat po tayong lahat dahil sa sobrang init. No? So hanggang dito na lang mga kajaib. At maraming salamat. Nakarating na naman kayo dito sa dulo. Hanggang sa muli. Bye-bye!